motocross rider cannot race without his dirt bike, but a good treasure hunter can hunt without the use of metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. And welcome back once again mga ka-TX brothers and sisters in treasure hunting for another episode ng ating pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At kung nais nyo magpadala ng mga pictures ay padala nyo yan sa aking Facebook na Umamore. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna. Uy mga shoutout muna kina ano ni TV, Cheryl Halige, Sia Leon Sido, Alfie Shin Makalinglang Almaulet. Shoutout din kay Jasmine Bartolome, also to Satria Channel, Edgardo Cuervo, Liza May Patalando, Marvin Gutierrez, Reggie Kapampangan, Pin Pistol Dom, Albert Senior Suarez, Emerald Barang, Lito Taburada, Jay Riz, Mr. Tats. Shoutout din kina Jomari Abelia, Jesuin Jade Salinda, Marjun Largo, Brian Mayupas, Sia Leoncido, Roderick Adornio. Also sa Samarino TV, Junel Borromeo Mirabite, Rebecca Padilla, Lenry Bucutano, Tim Jurado. Also to Jorge Catamillo, how are you guys? Mikey San, Michael Villena, R.B. Valdez, Itilberto Umbak, and lastly, kina Maria Marieli Silpao, Michael Petrimetre, Bigman Victor, Gwen Hanna Lumaino, Mount Sinai, Bubong Tubay, at sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat mga katiyas. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, another good marker. Ang kahulugan nito naman ay treasure on the spot or treasure below or treasure under. Kaya lang ang problema ng itong sign na ito ay hindi siya nasa ground. Kung nasa ground ito, nakalagay ang square, nakatatak yan sa bato. Ang kahulugan, of course, ay treasure on the spot, treasure below, treasure under. Ngunit ito'y nasa gilid ng pampang. Kaya atin pa rin ipalagay na treasure on the spot. Ano nga ba ang layo ng treasure on the spot, mga katiyats? Ang pinakamalayo na distansya ng treasure on the spot is 1 to 7 meters. Kaya magbilang tayo ng 7 meters, example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at kunin natin ang circumference niyan, ang palibot. At itong palibot na ito, yan ang ating i-search. Okay, paano ba natin i-search ang palibot niyan? Unang gawin, kung wala tayong metal detector, kasi sa palagay ko meron lang nakapatch na semento, meron dyan isang hollow chamber ng bato. Ang parte ng pangpang na yan, mayroong parte dyan na hollow at sinuksok lang yung mga item dyan. Okay, at kung wala tayong detector, of course, yung ating dating gawi, yung old fashioned way, ang pagpukpok ng gilid ng pangpang na ito ng maso at kung saan yung tunog na hollow or tunog na parang hindi siya solid, yun ang ating butasin. Kasi nandyan ang tinatawag na hollow chamber na mayroong laman na sinuksok ng mga golds ng Yamashita soldiers. Okay, at ang pangalawang paraan nito ay kunin natin ang mga kanto ng square, i-cross natin ang mga corners niyan. Example, ito na corner tsaka ito ay atin yan i-cross. At yan ang magbigay ngayon ng direksyon sa atin. Ganun din sa kabila, i-cross din natin yan. Lalo na kapag naka-align yan sa kumpas, sabihin natin na ito ang north, south, west, and east. Kung ganyan ang mangyari dyan na naka-align yan guys, ibig sabihin, ang square na yan ay nagtuturo
ang kanyang apat na corners ay nagtuturo ng direksyon na pwedeng doon natin mahanap ang nakatagong item. Okay, kaya 7 meters, pinakamalayo, tingnan natin dito. Kulayan natin ng gold para mas maganda. 1 to 7 meters, tingnan natin dito sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw dyan, sa cliff. Baka meron dyan mga malapad na bato na pwede niyong pagbuksan. Example, ganyan, malapad na bato. Pwedeng takip lang yan. At sa baba niyan, ang box. Ang square kasi na sign, nagsasabi na there is a treasure on the box or in the box. Okay, at norte yan. Ang itaas ay norte. So kung punta naman tayo sa baba, 7 meters pa rin, south, pwedeng dito lang ang pagpukpok. At ganun din sa west, pwedeng hanggang 7 meters lang, pukpukin natin ito lahat. Yang nakalinya na yan, yan ang ating katukim ng ating mga martelyo or maso para hanapin yung tunog na hollow. Okay, at kung walang tunog na hollow, meron tayong gagawin ngayon. Kapag walang tunog na hollow ay hanap tayo ng ibang marker. Ako'y nagduda dito na baka ito ay foot mark na nagaganyan. Tingnan natin uli, ayan, para siyang pointed na nagaganyan, para siyang arrow. O baka talagang arrow yan, nasira lang sa tagal ng panahon, baka nagaganyan yan. At ang kanyang pinupoint ay papunta doon. Kaya tingnan natin itong ibabaw dyan, guys. Anong abang meron dyan? At pukpukin natin itong linya na ito. Baka merong hollow rock. So yan ang ating pangalawang paraan. Ngayon, ang last na paraan natin sa paghanap dyan ay lalima natin ang butas na ito. Bali, pasukin natin ang butas na yan. Gamit ang ating mga bara, butasin natin yan. Baka nandun sa loob. Okay, kung napansin nyo guys ay kuha tayo ng ibang picture. Meron akong napansin dyan. Okay, ang napansin ko dito sa, i-close up natin to, i-blow up, ay itong square na butas ay enclosed siya sa square pa rin na engraved. Nagaganyan yan. Ayan guys, kitang-kita natin yan, nagaganyan hanggang dito, and then ito naman, nagaganyan yan. So, square within a square. So, ibig sabihin, ganyan na sign. Kung ganyan na square within the square, ibig sabihin, kung nasa ground siya ay treasure below or treasure under the rock. Ngayon, wala kasi siya sa ground. Kaya sa palagay ko ay ang butas na ito ang entrance. Kaya tingnan natin doon. Idiritso natin ang butas na ito hanggang saan yan. Okay, baka pagdating natin doon sa kinakailaliman yan, baka meron tayong makita na hollow chamber na nagaganyan. Na pwedeng paglagyan ng kung anumang klaseng lalagyan ang nilagay nila, kung ammunition boxes ba or itong nilagay lang sa concrete na parang box na binuhusan ng semento para magmistulang bato lamang. Ganyan ang atin hahanapin doon sa kinakailaliman yan. Okay, ng square na yan. So, yan ang ating pangatlong paraan sa paghanap. So, pangatlong paraan sa paghanap is pasukin natin ang butas na ito. Kung sa side view yan, nagaganyan yan, ito yung square na butas. Butasin pa natin yan hanggang 1 meter papunta sa loob. Baka makita natin ang hollow chamber na ganyan. At baka tatambad sa atin ang hugis square na mga box na naglalaman ng ating hinahanap na kulay dilaw na gold bars.
Of course, hindi kulay dilaw ang mga gold bars na tinatago ng Japanese soldiers noon, ng Yamashita soldiers. Yun ay binalot nila sa mga maitim na kulay na alkitran para hindi ganong mahalata na gold. Meron nga doon sa pinuntahan namin na bundok noong 4 months ago na vlog ko ay, make that 8 months ago pala, ay meron daw nalaglag doon na isang bareta ng gold na kulay itim, binalot sa alkitran, kaya hindi napansin ng mga tao. Nandun lang pala sa may gilid lang ng kahoy, nalaglag. Yun ay nalaglag na treasure amigdat na gold bars nang nakarecovered ng treasure doon under the old tree. Meron akong vlog na ganyan 8 months ago. Pinasok namin muli yung tunnel na ginawa ng nakakuha. Yung tunnel ng nakarecovered ng treasure under the old tree. Okay, so yun lang guys ang aking maiambag sa inyo dyan sa ganyang treasure marker. Yan kasi ay man-made, yung square na yan. At enclosed pa siya sa isa pang square na drawing na nagaganyan. Make that carving ito yan, no? Nagaganyan yan. At ito ay nagduda ako na ito'y arrow or footmark. At siya ay papunta doon. Kaya unang suspect natin itong lugar sa ibabaw. At para sa akin ay pangalawa itong pasukin natin ang butas na yan, kung hanggang saan yan. Baka nandun sa kanyang kinakailaliman ang tinatago na item. Okay mga katiyat, so ako'y magpaalam na. See you on my next video. May the fortune be with you guys. And may the Lord guide you in every move that you make. Ciao for now.